Bes, ang hirap naman ng project natin. Kailangan ba talagang maghanap tayo ng liblib na lugar at mag-research ng mga kakatuwang bagay tungkol doon? Reklamo ni Myla habang palabas sila ng school ni Jerly na kapwa niyang graduating sa college. E iyon ang ibinigay sa ating project ni Sir eh. Huminto sa paglalakad si Myla na parang may naisip na magandang ideya. E kung mag-imbento na lang tayo? Imbento? Kunwari may pinuntahan nga tayong ganung lugar, tapos mag-imbento na lang din tayo ng mga kwento tungkol doon. What a bright idea! Pero mas okay ang ideya ko. Huwag tayong mag-imbento kasi may alam akong lugar para sa project natin. Talaga? Sabay kindad ni Girly sa best friend. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Nang araw ding iyon ay pinuntahan nila ang lugar na sinasabi ni Girly. Bes, sigurado ka ba dito? Oo naman, palaging ikinikwento sa akin ni Lola ang lugar na ito. Sabi niya, napakamahiwaga raw, maraming kababalaghan. Kwento ni Girly habang papasok sila sa isang kakahuyan. Teka, baka naman may masasamang loob dito. Huminto sa paglalakad si Girly at humarap sa kaibigan. Sa maniwala ka't sa hindi, takot din pumasok ang masasamang loob dito. Kasi hindi na raw nakakalabas ang may maiitim na budhi. Ha? Baka hindi na rin tayo makalabas dyan. Bakit? Masamang tao ba tayo? Umiling si Myla at tumawa. O tara na! Masukal ang lugar. At sa namamayani palang nakatahimikan ay mangingilabot na ang sinumang naroon. Bes, huwag na kaya tayo tumuloy. Pigil ni Myla. Ano ka ba? Nandito na rin lang tayo eh. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang mapagod ay huminto sa isang malaking puno at nagpahinga. Umpisahan na natin ang pagre-record. Sa video muna, mamaya na natin i-notes, suggestion ni Girly. Ganto na lang, ako ang magbi-video tapos ikaw ang magsusulat. Sure! Nag-record na nga sila at hindi na malayang malayo-layo na rin ang nalalakad nila nang biglang yumanig ang paligid. Bes, lumilindol! Naghawak kamay ang magkaibigan. Napakapit din sila sa isang puno. Diyos ko, tulungan mo kami, dasal ni Girly. Ilang saglit pa at tumigil ang pagyanig. Umuwi na tayo, ayoko na dito, aya ni Myla. Sige, hindi na rin maganda ang pakiramdam ko. Subalit, galing na tayo dito kanina, hindi ba? Tanong ni Myla. Oo nga, tingnan mo. Ito rin yung punong kinapitan natin. Bes, naiinkanto na yata tayo. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap ng daan palabas hanggang sa... May kubo, sigaw ni Girly. Sandali, baka kung anong meron dyan sa kubo na yan. Kailangan nating magbaka sakali. Baka may tao dyan na makakatulong sa atin kung papaano tayo makakalabas dito. Purong sulong man ay nakarating pa rin sa kubo ang magkaibigan. Si Girly ang kumatok. Tao po? Tao po? Walang tugon. Lumakas ang hangin, kaya muli silang napakapit sa isa't isa. Bes, ano nangyayari? Takot na si Myla. Hangin lang yan. Kumapit ka lang. Biglang bumukas ang pintuan ng kubo at tila may malakas na pwersang humigop sa kanila papasok sa loob. Napasadlak sila sa isang sulok. Lumingaling nga sila sa paligid. Halos walang laman ang kubo, maliban sa ilang kagamitan sa kusina at isang higaan. Wala rin silang nakitang altar. Sabay silang napasigaw nang makita ang isang matandang babae na sa tansya nila'y nasa 70 taong gulang na ito, nakatayo sa kanilang harapan. Hindi kayo dapat nangahas pumasok dito. Pasensya na po. Pero wala naman po kaming masamang intensyon. Gagawa lang po kami ng project. Paliwanag ni Girly habang nananatili silang nakasadlak sa isang sulok ni Myla. Proyekto? Para ibunyag ang mga lihim ng liblib na lugar na ito? Nagkatinginan ang magkaibigan. Lihim po? Ang mga nilalang dito ay tahimik na namumuhay. Ako bilang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan nila, ay hindi dapat payagan ang sino man na makapasok dito. Kaya ang mabuti pa, umalis na kayo
hanggat hindi pa sumisili ang buwan. Sino pong mga nilalang ang tinutukoy ninyo? Tanong ni Girlie. Paano po kami makakaalis dito? Hindi na po namin matandaan ang daan palabas. Tanong naman ni Myla. Tumayo ang magkaibigan. Tinalikuran sila ng matanda at tumanaw sa labas. Sila ang mga anak ng buwan na nagkukubli sa dilim. Mababait sila, subalit sa mga kapwa lang nila. Pinapatay nila ang mga nilalang na hindi nila kauri dahil ayaw nila na may makialam sa kanilang tahimik na pamumuhay sa liblib na lugar na ito. Ano pong itsura nila? Lakas loob na tanong ni Girlie. Palihim siyang kinurot ni Myla at binulungan. Bes, huwag mo nang alamin. Tanungin mo na lang kung saan ang daan palabas dito. Lumapit sa kanila ang matanda. Tama ang kaibigan mo. Hindi nyo na dapat pang malaman kung ano ang itsura nila. Sigurado namang matatakot lang din kayo tulad ng iba na hindi na nakalabas pa dito. Ang mabuti pa, lumakad na kayo. Diretso lang, kahit pababangga na kayo sa puno o halaman. Dumiretso lang kayo ng lakad. Huwag na huwag kayong lilingon o titingin sa kaliwaman o sa kanan. Kahit may makita kayo sa gilid ng mga mata ninyo. Huwag ninyong papansinin kung gusto nyo pang makalabas ng buhay. Maliwanag ba? Nagkatinginan ng magkaibigan at sabay na tumango. Salamat po. Halos sabay din nilang sinabi. Sige na, umalis na kayo. Kapit kamay na nagmamadaling lumakad palayo ang magkaibigan. Tulad ng kabilin-bilina ng matanda, tinibayan nila ang kanilang loob at pilit na iniwasan ang tingin ng mga gumugulo sa kanila sa paligid. Nanlaki ang mga mata nila nang makita nilang babangga sila sa malaking puno ng balete. Pero pikit mata nila itong sinoong. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa maglago sila dito. Matapos ang makapigil hininga nilang paglalakbay palabas sa liblib na lugar na iyon, sa wakas ay nakarating din sila sa istasyon ng bus. Bes, hindi ko ito makakalimutan. Ako rin, bes, yung ideya mo na lang ang sundin natin. Mag-imbento na lang tayo. Natatawang sabi ni Girlie. Napatingin sila sa video at pinanood ang mga nakuna nila. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ang isang pangit na nilalang. Kalbo, may malaking mata, mabalahibong braso at paa. Walang mga ngipin at may malalaking kamay na maraming daliri. Bigla silang nagdesisyon. Hindi pa naman umaandar ang bus kaya bumaba sila at bumalik sa bukanan ng liblib na lugar na iyon. Saka inihagis ang video camera paloob sa kakahuyan. Wala po kaming nakita. Malakas nilang sigaw. At saka tuluyang umalis sa lugar. Lingid sa kanila, lumabas mula sa kublihan ng isang mahabang kamay at dinampot ang kamera.